Diyos Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating depresyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumaiyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya. Bagamat noong una'y nagsalita ako laban sa Kanya, bukod dito'y inusig ko siya nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o puon ko,
ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, mahalin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki'y umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga. Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing"? Gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata. Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Marami po ang nagsulputan ng mga tinatawag na mga influencer no, sa social media dahil nga halos lahat tayo nakatutok sa social media. Nakatutok tayo lagi no, sa mga, kumbaga na-update tayo sa mga videos, mga kung ano-ano mga palabas no, dahil kahit nga ang misa ay nasa virtual tayo ngayon. Pero itong mga influencer na ito, kailangan natin mabuting suriin mabuti kung sila ba ay nakakabuti, maganda ba yung kanilang iniahatid o yung mga mensahe. Kasi marami talagang tao, no? Minsan kahit ang influencer nagmumura, pero ang daming followers. Magtataka ka, no? Ang daming sumusubaybay, ang daming natutuwa, ang daming naaaliw, no? Sa mga vlogger, pero ang tawag kasi sa kanila mga influencer. Na magandang mapagnilayan natin no, sa panahong ito, tayo ba kahit papano nakaka-impluensya ba tayo? Sa mga pinagpo-post natin, sa mga
nandyan sa mga social media account mo. Kasi sa mensahe ng ating Poong Jesus Nazareno sa araw na ito, ang sabi po niya, maaari bang, no, yung tanong niya sa kanyang mga alagad na tinuturuan niya naman, no? Sabi niya, maaari bang akayin o maging taga-akay ang bulag sa isa ring bulag? Di ba, pareho silang madadapa? Na maganda suriin natin, no, ang ating bang pagdidibosyon. Kasi meron itong kalakip na misyon. No, at ang misyon natin, maipakilala natin ang Poong Jesus sa Nazareno sa mga tao, mailapit sila sa Nazareno at ang Nazareno ay madala natin sa kanila. Yun ang pinakamisyon natin bilang Kristiyano, bilang alagad ng Poong Jesus Nazareno. Pero yung paanyaya po, no? Balikan natin, no? Pagtuunan natin ng pansin ang atin pong mga sarili na tinatawag natin mga tagasunod ni Kristo. Nakakaakay ba tayo? Kasi pag sinabi po, no, yung literal, no, sabi nga, pagbulag, hindi yan makakaakay ng kapwa bulag. Pareho silang mabubunggo, pareho silang masasaktan, pwedeng mahulog sa kanal. Pero ano ba yung blindness, no, na tinatawag o pagkabulag? Kasi pwedeng hindi tayo, no, hindi tayo literally bulag, physically blind, pero nabubulagan tayo. At ang nagpapabulag sa atin ay yung paniniwala na ako ay magaling, ako ang Savior, ako ang Messiah, ako ang solusyon, ako ang the best. Yung mga ideolohiya, yung mga ipinaglalaban natin, ito yung mga nagpapabulag sa atin na sa panahong ito, hindi nakakatulong. Marami po kasi yung nag-self-proclaim. Alam nyo, yung sobrang talino din, yung katalinuhan na naabot natin, na yung paniwala na nga natin na matalino tayo, nakakabulag din. At baka dahil sa napakaraming tao ang nabubulagan sa kanilang pansariling kaalaman, kaya hindi tayo umaasenso, kaya hindi tayo nakakausad, nagkakabunggu-bungguan tayo. Yung paniniwala mo na tama ka, di ba? Yung paniniwala mo na tama ka, yan ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakabunggu-bungguan. Yung iginigiit natin eh. Tignan mo po yung karanasan ni San Pablo na isinulat niya kay Timoteo. Si San Pablo po ay napakahusay pagdating sa mga kautusan. Very pious, no, si San Pablo, relihiyoso, tapat sa kanyang relihiyon. Pero ito yung nagpabulag sa kanya. Kaya nga isinusulat niya, kiniwento niya, no, na bago siya naging lingkod, bago siya naging tagasunod, nabulag siya sa kanyang sariling paniniwala na umabot na sa punto na maging si Kristo, nilait niya, inusig niya, at maging yung mga tagasunod ni Kristo ay hinahanap niya at pinapatay niya. Pero nung kahabagan siya ng Diyos, doon talaga lubusang nabuksan ang kanyang mga mata sa katotohanan na mali pala yung kanyang sinusundan at sinusunod na mga aral na itinuro naman sa kanya. May umakay sa kanya eh. May nagturo sa kanya. Kaya napariwara, nawala sa direksyon, mismong si Pablo. Pero pasalamat na lang kasi muli siyang tinulungan ng Diyos dahil sa kanyang paghahabag sa kanya. At ngayon, si San Pablo na nga
ay nagiging taga-akay naman kay Timoteo para mas maging tama na ang buhay ni Timoteo. Hindi nyo maganda natin na no, balikan din sa panahong ito. Hindi tayo pwedeng magmagaling. Kaya nga yung kilos ni Kristo sa kanyang mga alagad, tinuturuan niya at yung mga alagad naman ay nagpapaakay kay Kristo. Dahil isang araw, iahabilin ni Kristo sa kanyang mga alagad na kanyang tinuruan ang mga tupa, ang mga tao. Kaya ngayon, no, sabi ko, minsan sa akin po, ako ba bilang pari ay baka po, no, kahit papano, dito ba sa akin pagsasalita sa pagdiriwang ng banal na misa, nakakabuti ba ako sa mga nakikinig ngayon, sa mga nagsisimba virtual? Mas naipaparamdam ko ba sa inyo yung mensahe ng Poong Nazareno, yung pag-ibig ng Diyos, yung pagkakaroon ng pag-asa, yung kumapit sa Diyos? O minsan dahil sa akin din na yung damdamin, yung pagkadismaya sa nangyayari sa mga leader natin, ito ba ay baka mas nag-i-ignite ng galit sa puso ninyo? Kasi isang pananagutan ko po ito sa Diyos. Kasi kailangan kong tiyakin na ang aking mga sinasabi ay nakakabuti sa inyo para pagnilayan ang inyong mga buhay, maging ang inyong mga desisyon. Mabigat po na responsibilidad no, na nakaatang sa akin na kailangan mas maging maingat sa pagbibitaw ng salita, na tiyakin na ako ba nakikinig sa Diyos at ang mensahe ba ng Diyos ang talagang lumalabas sa aking bibig o baka meron na rin akong sariling ipinaglalaban dahil nabubulagan na ako ng galit, pagkadismaya, o kung ano mang nararamdaman no, bilang tao. Kaya kailangan natin laging magbalik, yung focus natin, laging nandiyan sa mensahe ng Poong Jesus Nazareno dahil tanging siya ang nag-iisang no, taga-akay o nararapat na sundan. Nawa po, suriin natin ng mabuti kung sino ang pinakikinggan natin na umaakay sa atin. At nawa, hayaan natin ang Poong Jesus Nazareno ang umakay sa atin tungo sa tamang landas. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus ng mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. Ang ating itutugon, aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan naway, piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan, naway hindi mailigaw ng mga ditunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa. Dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang, manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makadama ng mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon, manalangin tayo.
Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw, naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos, manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Om Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, oong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad para nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamanggitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan sa kani-kanilang mga tahanan. Ganon din ang lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. San Cristo Padre Jesús Nazareno, y
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,